Hi guys! Welcome! Dito sa San Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general warning for collective your energy at this time. Strength in reverse. Knight of Swords. May pasugod sa'yo. What's the Knight of Swords? Ten of Pentacles. Ay. Hindi na siya tenga. This is a person na... hindi masaya, hindi kompleto yung pamilya niya. Or dati mong asawa, pwede din. Or dati mong partner, pwede din. Or else. Kinukontrol siya ng family niya. Pinipigilan siya ng family niya. Against yung family niya. Sa connection niyo. Na magkatuluyan kayo. Na parang yun ang negative, toxic yung family niya. Na parang sumisimula ng mga ibon na to. Yan. Pero nakawala na siya, guys. Parang libali na magalit sa kanyang pamilya niya or sumuway siya sa pamilya niya o itakwil man siya ng pamilya niya. Matitake siya ng action sa iyo. Wala kang strength ngayon or inner stillness or lakas ng loob. Kulang ka sa tapa ngayon. Maybe nanghihina ka ngayon, mahina ka ngayon. Pero yung connection ninyo hindi na magiging yung stagnant or tenga itong person na to. Hindi na kasi matatakot pa yung person mo na sumuway or hindi na siya matatakot na mag-reach sa'yo or kontakin ka. Alam niya na kung ano yung gusto niya talaga. Kasi lately, yung kaya natingga yan kasi na-confuse siya. Kung ano yung naan niya, love or family, iba na yung parents niya, kapatid niya, maganyan. Or career or anything. Asa ang pinipili niya ngayon, love? Ikaw. Because we have here the Wheel of Fortune. Because it's the divine timing. Para mag-umpisa kayo ng divine timing na para mag-action siya. Para ipurso ka niya. Para mag-take siya ng action. Upuntahan ka niya o usapin ka niya. Ganon. Divine timing na para hindi siya yung pa-relax-relax lang, yung komportable siya na wala ka sa buhay niya. Divine timing na para gumawa na siya ng paraan na sumugod na siya, na maglakas loob na siya, na ipursue ka kahit merong mga gustong madlang, kahit na merong panganib, kahit merong gustong humarang, no? Ayan. Ay, maglakas loob na yung tao na yan. Sa tingin ko, pwede pa upright yan. Parang pahalang pa eh. And reverse yan. Ace of Cups in reverse. What's with the Ace of Cups in reverse? Nahihinayang to, guys, kasi nasayang nga. Meron na kayong relationship in the past, pero nasayang natapon. Dahil hindi siya nag-effort o hindi nagtuloy-tuloy yung effort nun sa'yo. Kaya, parang babawi siya ngayon, babawi siya. Pero, it's part of the divine plan, kung ano yung pinagdaanan ninyo. It's part of a divine timing. A divine plan. So, divine timing na the way, o the Wheel of Fortune, and the Ace of Swords. Talagang ready siya, courageous na siya. Oh. And, yan ang goal niya. Talagang, walang makakapigil sa kanya. Para sa kanya, walang makakapigil, walang makapigil.
makakahad lang kahit na madami pang mag-try na lang, ma-vanish lang yung mag-try na hard lang. Gagawa siya ng paraan, makalusot siya. May mga maharang. O kaya ay makipaglaban siya. No? Yung mga humaharang, sila mismo ang masitakbuhan, masilayuan. Ayan. Ayan. Kasi divine timing na yun. Possible. Magsasama na kayo sa isang bahay, sa isang tahanan. Kasi bahay ito, nakatapat sa bahay. Mm. Yung araw, o ibig sabihin, magsasama na kayo niyan sa isang bahay. And ayun na, mag-offer na siya ng cup of love. Ano ba gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan? I bury myself and work to forget you. Sinubsog niya daw yung sarili niya. Oh, actually, yung berry, binaon eh. Pero yung ano kasi, yung sentence kasi, nakasanayan natin na yung pag-intindi niya ay sinubsog yung sarili sa trabaho, no? Parang ganun. Para lang makalimutan kanya. So, ayan, at divine timing na din sa wakas at susugod na siya sa iyo. Magte-take na siya ng action sa iyo. Matutupad na yung wish niya, o wish mo, o wish ninyo pareho na magsama kayo sa isang bahay, na you will be together na. And merong Eight of Swords. What's with the Eight of Swords here? Ah, itong magician. Itong mga gustong humarang. Itong mga gustong humadlang. Na mga witches. Witches to guys. Ayan. Matatali na sila. Para bang, ano ba yan? Hatulan na yung mga witches na yan. Baka matatali kung saan man. Hindi. Hindi yan, hindi yan hatulan, hindi yan papatayin siguro. Ano lang, itatali. Ibabind din sila and then para hindi na sila makapang-harm sa inyo. Hindi na sila para hindi na sila mag-rejoice, hindi na sila mag-succeed sa mga ginagawa nila na witchcraft sa inyo, connection sa inyong dalawang person mo. Otherwise, may kontrabida at kadalasan witches talaga ang lumalabas, mga reading. Meron talaga. Yan kasi ang way nila eh. Yan ang paraan kasi ng mga yan eh. Para maharangan o mahadlangan ang relationships ng iba. O kung ano man yung gusto nilang pigilan o hadlangan, dyan sila kumakapit. Sa witchcraft, gawain ng witch, gawain ng witchcraft guys, no? So, see. Ano kaya ang next na mangyayari sa inyo ng person mo na yan? Ah, the Lover's card. Ay, may-unite na kayo. Wala na yung blockage. Tsaka yung nakapiring sa mga mata ninyo. Mawala na yung mga nagpapakloud sa isipan ninyo. Wala na yung mga hadlang. Hindi na ma-stuck yung connection nyo. You will be together. You will be united. Pasamahin na kayo na angel. Kakasal kayo niyan. The Hierophant. Ikakasal talaga kayong dalawa. Magkakaroon ng balance inyo. Hindi nyo na ma-feel pa yung parang inabandonan nyo yung isa't isa. O yung na-left out in the cold kayo ng isa't isa. Kasi magsasama na nga kayo. Ayan ang mangyayari sa inyong dalawa. So good luck. Ito na lamang guys. Ay, ano bang gusto sabihin sa'yo ng person mo? Anong gusto mong iparating sa'yo ng person mo na yan? Hindi na daw siya defensive. Hindi na siya takot. Halata naman. Hindi na siya takot na mag-take ng risk o mag-take ng action. Alam niya na kung ano yung gusto niyang ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Which is to offer a cup of love.
Maybe. Ang magtagumpay, of course. Ang magtagumpay, ang mag-succeed, ang maging victorious yung connection nyo, ang magtagumpay siya sa offer niya sa'yo, ang mag-invest siya sa'yo, ang mag-take na siya ng action sa'yo, hindi na siya magtinamad pa na mag-take ng action sa'yo. Nine of Wands, ano ba ito? Upright. Parang, ewan ko. Wait, nakatakip kasi yung cellphone. Upright, yeah. Tsaka pahalang yun pa lang. Ang ano, dipinsahan ka. Pwedeng ganun. Nadipinsahan ka o dipinsahan, yeah, dipinsahan ka at ang connection ninyo, ang relationship ninyo, of course. From these, ano, witches? From the witches? From the witches. Ano pang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan? Anong iniisip niya ngayon sa'yo? Ang makasama ka, ang maging masaya na kayo, ang ma-enjoy niyo na yung life together kasi magkasama na kayong dalawa. Yun ang iniisip niya eh. Yung magsama na kayong dalawa para masaya na kayo. Iniisip niya na pagkasama kanya, napaka-positive, napaka full of vitality niya. Ganun yung nasa imagination niya. Pagkasama kanya na napaka-positive at napaka-saya niya. Napaka-energetic niya. Active siya. Mga ganun ba? Ano pa ang iniisip niya? Parang mas lalo siyang nagiging bold and daring. Mas lalo siya nagaganan. Mas lalo siya na-inspire. Mas lalo siyang naging positive na mag-offer sa'yo na yung cup of love. Seryoso yung offer niya sa'yo, guys. Na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. At ang maging spouse ka, ang mapangasawa ka, ang may wife kayong dalawa. Ayan. Message ng angels for you. Basta yung mga nakatadhana, guys. Parang may mission kayo niyan together. Kasi di ba malapit na yun. Actually, nasa end of times na tayo eh. Ayun. May mga signs na. Ayun, inatake na ng Iran yung Israel at nasa Biblia yan. Nasa propesya yan eh. Nasa end of times na tayo ngayon. At may mga nagpapanggap na si Jesus Christ. Yun daw ang mga signs. Kunti lang yung alam ko ah. Mga ganyan. Hindi na kasi ako nagbabasa ng Biblia, guys. Wala kasi akong Biblia dito. Nung bata pa ako, eh matagal na yung bata pa ako nun eh. Ano naman ang message ng angels for you? Pukuha din tayo ng sa theories. Summer, everything that you're asking for becomes yours in the summertime. Message ng fairies for you. Travel, an upcoming travel. An upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. Masakit kasi ulo ko ngayon. Ewan ko ba? So, ayan. Ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga babawan po dito sa aking channel, please to subscribe at upunin niyo ang kalimutang i-click ang bell button na sa ganun mo notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo sa mga nag-resonate sa reading ko. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, and for sure, merong Libra, Gemini, Aquarius. Ayan.